pwede tayong kababaihan. May plans po ba tayo mag-release ng mga merch, kware, mga dress para sa mga babae? Pag-usapan namin ninyo, kasi ako nagbibigay din ako sa kanya ng idea. Tulad ngayon sa Pink Manama, meron ako yung lalabas kasi ako tulad ko, babae ako. So, pag lumalabas ako, medyo nasasuot ko yung cup namin, pero hindi yung talagang cup ng mga babae na parang pwede mong isuot ng mga babae, katulad ng mga dance hat, di ba? So, meron kami nilalabas. Napang babae. Ganda naman ang babae. Pang-opo. So, inaayos na namin. Yes. Thank you so much for congrats. Thank you so much, Mr. Matt. And of course, we also have Mr. Flo Galindez of Lionheart TV. Ayan. Oo, ang ganda noon kasi ano ngayon eh, sa mundo ng social media, lahat kasi pwede eh, di ba? Lahat tayo pwede gawin yun eh. So, ang pinaka-best advice ko, syempre gawin mo yung magpapasaya sa'yo na wala kang tinatapakan tao. Palaging ganun yan eh, no? So ako, yun yung mantra ko eh sa buhay at sa mga pangarap, no? Lahat pwede mong gawin, no? Lalo pagdating sa pangarap, huwag na huwag kang ihinto, huwag na huwag kang titigil kasi darating ang panahon na bibigay din at ibibigay din talaga sa iyo yan. Basta huwag kang ihinto at wala kang tinatapakan tao. Kasi kung gagamitin mo lang yan para makapang-apak ng ibang tao o gusto mo mong sumikat ng gamit yung paraan ng pang-apak ng ibang tao, medyo mabilis kasi yung ganun eh. Yung tawag ko doon, shortcut eh. No? Mabilis mong for example, kahit sino pwede sumikat agad eh. Gumawa ka lang ng kahit anong issue dyan, tirahin mo si ganito, i-diss mo si ganyan. Magiging mag-issue ka na agad, mainit yung pangalan mo. Pero hanggang kailan yun? No? So, mas maganda yung ano, mas matagal, di ba? Mas pinaghihirapan. So, yun yung feeling ko formula na ginawa namin sa itong bayan. Last question ko, kasi nasabi niyo nga, di ba? Pero ano yung pinaka-palang requirements for a tambay na gusto pumarkin sa inyo? Wala, basta may pangarap ka, game lang. Yung wala kaming tinitignan na kung ano man, basta gusto mong kumita ng pera, gusto mong magkaroon ng diskarte. Lalo kasi ngayon sa tambayan, ang daming ano eh. Alam mo yun, hindi naman sa lahat, no? Pero marami pa rin sa atin na walang gusto magtrabaho, masipag, no? Pero hindi mo masisisi kasi hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral. O kaya, galing ng law. O kaya naman eh, maraming mga tato. So, hindi sila makahanap ng maayos na trabaho na may magandang kita. Pero dito sa ginawa namin na sistema, yung branding, pinanginip namin pero hindi namin sinolo yung kita. Shinare namin sa kanila. In fact, mas mataas pa yung tinutubo nila. Sabi ko nga, 1,000 eh, di ba? So, kung yung 3-5 yun, tumubo na sila ng 2-5. Di ba? Ganun yung kinikita nila. Sa isang sombrero ha, kasi mataas yung market value. So, para talaga to sa lahat. Kahit na sino, kahit na anong klase ka pang tao. And, ayun, basta gamitin mo lang din sa tama. Yeah, yun. Okay, thank you so much. Kaya po ang tanong ng lahat, nakapagtulak na po ba ang lahat? So, yun. And of course, tulong-tulong lahat ng tambay na nandito eh. Meron na kaming 38,000 na members doon sa Tambay Cup Collectors group na yon na umaasikaso sa lahat ng inquiries. For example, nag-comment ka lang doon, idol, o kaya, mga tol, gusto kong maging tulak ng Tambay Cup, paano? In just a matter of 2 minutes, meron na agad magre-reply sa'yo ron. Ganun kabilis siya, 24/7, kasi lahat ng mga tambay involved dito eh. So, grupo-grupo siya. So, kapag gusto nyo mag-reseller, gusto nilang magtulak ng Tambay Cup, punta lang sila doon sa Facebook page o kaya doon sa group, may aasikaso agad sa kanila 24/7, kahit anong oras. Second question ko,
Kumusta ang suporta sa'yo ni Direk Roman sa project na ito? Grabe, si Direk Roman talagang simulat sa pool naman yan. At ganoon din ako sa kanya. So, kaya pag may request ako dyan, nahihiya ako lumapit kasi alam ko, di ako natanggihan niya. Alam mo, sumulat sa pool, sobrang supportive sa amin ni Direk Roman. Hindi lang sa akin, kundi sa asawa ko, pati sa buong team Tapay. Sobrang lupit niya. Anong reaction doon ni Direk? Bakit ang pagtaam? Thank you sa ano sa lahat ng pumunta dito ngayon na sumuporta sa kapatid kong si Kim Elbena na magiging director yan. Magiging director na siya ngayon ng mainstream. Abangan nyo kung gumawa na yan. Eh pa, isa pa yan, Julella. Alam niyo ba isa yan sa mentor ko si Direk Roman sa pag-create ng mga pelikula? Kasi bukod sa pag-negosyo, sa pag-direct din po talaga ako, nagsimula na gusto kong pumunta, no? So nagsimula ako sa pag-rap hanggang sa nag-direct ako ng show namin na comedy, pero cellphone lang yun eh. So nagsimula kami hanggang sa gusto kong gumawa ng mga pang-pro talaga. Isa sa mentor ko yan si Direk Roman sa paggawa ng pelikula. Sa dami na ng mga nagawa mong video, mga comedy shows, ano yung pinakamagandang feedback na natanggap nyo? Siguro yung ano, yung mga comments na grabe, napapansin nila yun na syempre yung sinasama ko yung buong team ko, no, yung hindi lang ako, kahit sa pagkakakitaan, kasi in reality pwede ko naman talagang solohin yung pere, yung kikitain ng negosyo, especially itong Tambay Caps. Kung ipapasa ko to ng SRP ng 1,650 tapos bibenta ko lang sa mga online, ang dali pang gawin nun eh, di ba? Yung mga shopping, yung Lazada, pero hindi eh, sabi ko kasama ko sila. So, isa yun sa siguro napansin ng mga fans namin na parang hindi sinolo sa lahat ng aspeto, sa negosyo, pati dun sa setting eh, sa shows namin, talaga magkakasama kami lahat ha, magkakasama kami. Last question, paano mo naman tinatanggap ka pa yung industriya na to eh, bago siya naging director sa iba pang aspeto ng trabaho. So, lagi pagka may offer akong ganun, sa kanya ako nalapit talaga. At kung nagawin ko man yun, yung paggawa ng mainstream na pelikula, hindi pwedeng hindi kasama si Direk Roman para gabayan ako. Kaya ganun. Malapit pa ba yun? Oras na lang po talaga eh. Yung oras na lang, no, sabi ko mga pag sobrang dami talaga ng ginagawa, mahirap eh. Mahirap kasi mag-commit sa isang bagay na hindi buo yung commitment mo, baka pumangin eh. Yeah. So yun talaga, malapit na rin po yan. Malapit na rin yan. Thank you, Direk. Abangan namin yan. Congrats! Mas nagmamahal pag may pirma. Ewan ko, inaantay ata nila ako matigod eh. Hindi ko may pirma nila. Para, syempre, alam mo yun. Ang dami nun! Ang dami nun! Okay, thank you. Hey, thank you so much, Sir Bobby. Ayan. And of course, I would like to call on Miss Leia Santario of ABS-CBN News. Ayan, si Ma'am Leia. Hi, good afternoon, Pio. Congratulations sa business venture mo. What prompted you to enter this business venture? Bukod sa tambay ka talaga, sabi mo, inadmit mo, tambay ka talaga dati. Three years ago ako. So, pandemic na. Pandemic po nangyari. Nung time po na yun, nagkaroon po kami ng baby ng wife ko. So, bunti siya noon, first baby namin. Sabi ko, anong magiging, ibibigay kong buhay sa kanila, no? Sa asawa at anak ko. Bakit jobless ka ba at that time? Wala po eh, wala ko. Walang gig, walang rapper, walang shooting. Yes. Na walang masyado mga pelikula nun. Wala pong VivoMax noon eh, noong first season ng pandemic ko. Medyo may racket na 21 yan. So sabi ko, anong pwede kong gawin? Doon ko kami nag-start nito. Ito namuhunan sa akin eh. Binilihan niya ako ng cellphone para makapag-shoot-shoot ng mga vlog na ganyan, pati camera. Hanggang sa sabi ko, sana may mangyari dito kasi magkakaanak na kami. And grateful naman ako kasi meron katulad niya na kailangan mo na makahanap ng isang tao na maniniwala sa pangarap ko eh, no? So isa siya doon and naniwala siya sa pangarap ko and may anak na kami ngayon. Awa naman yung Diyos na bibigyan niya magandang buhay sa akin. Thank you, Lord. Sa atin. Di mo na kailangan yung gawin eh. Ito na yung tutulak mo. Hindi delikado pa sa buhay mo. So yun, hindi talaga siya malalayo kasi halos kaparehas yung sistema. Pero kaya namin nilapit sa ganun para matulungan sila na kaysa yan, ito na lang.
Kasi alam ko kung ano yung mararanasan nila kasi nakita ko yun sa mga mata ko nung bata ako yun. So, alam ko, ito yung pinaka-best option nyo kesa yun. So, para sa mga tapay sa Laylay, ito na lang. Mas malaki yung kikitain nyo. Alam ko kung magkano pa ito eh. Alam ko rin magkano kikitain nung runner dyan eh. Alam ko rin magkano kikitain nung ulam dyan eh. And I'm telling you, mas malaki yung kikitain mo sa sombrero ng tambay kaysa sa Shabu. Yun na lang. Yeah. Thank you. Okay, thank you, Derek. And thank you, Miss. Susunod na, ako na lang yung event na yun. Ano po, meron pa rin po kaming upcoming. Actually, hindi ko pa masabi sa ngayon. Pero i-announce ko yun sa Tambay Fest sa darating na September 30. It's our second anniversary. Doon ko po i-announce yung malaking-malaking surprise nice. Ako. And sana nandun kayo. Invited po kayo doon sa VIP tayo doon. Mag-enjoy tayo. And September 30 yun, doon ko po i-announce. Kasi maganda yung tanong ko kung may iba pa ba kami gagawin. No? Simula pa lang tong sombrero, yung t-shirt medyo hindi na po namin planet. Well, sa collaboration siguro, kapag gusto ng ibang brands kami pag-collaborate sa amin, pinipili kasi namin. So ayun, pwede kami mag-release ng mga limited na t-shirt. Pero yung pinakamalaking sorpresa namin, announce namin sa September 13. Basta mag-enjoy kayo doon, iinumin nyo ng masarap yun. Pero yeah, dahil dyan, gusto namin malaman, ano bang may expect namin sa September 13 sa Runway Fest? Music! Music, jamming, puro mag-enjoy lang po tayo doon. Maraming mga artists akong pinapunta doon para mag-perform. Mga banda, no? Na magugustuhan yung mga artist. Nakakablog tayo ng mga kapsa. Sige, last na lang. Ano talaga yung ano yung vision mo para sa Tambay Pride? Ang vision ko po, lahat ng mga kipit na walang mahanap na trabaho, magkaroon na ng pagkakantaan. No? Kung kinakailang, kaya po talaga ako nagkaroon ng ganito. Ng media ko para mas papalawak pa yung mga taong makaalam nito. Especially makarating to doon sa mga taong walang pagkakitaan, no? Hindi nila alam kung anong gagawin nila kung saan sila maghahanap ng pera. So yun yung main purpose nito. And yun pa rin yung goal ko na maubos yun kung kakayanin. Lahat ng mga tao walang isa. Thank you so much, Sir Nigel.